Uy, mga kabirds! Kumusta kayong lahat dyan? Chris Cocinero nga pala at your service. Para maiba naman, hindi pa ulit-ulit na lang lagi. Masaya lang ako ngayon. Yan, alam mo kung bakit? Nung isang araw, nagpunta ako sa health center dito sa Norman Wells. Tapos, siyempre, alam nyo na, si Chris Cocinero, diabetic. So, lagi na lang tayong chine-check ng mga nurses natin dito sa hospital. So, maraming salamat sa mga nurses natin at sa mga doctor natin dito sa Norman Wells. Yan, dyan sa health center natin. Tapos, nandito nga si yung dietitian na si Jared. Yan, si Jared. Tapos, ang sabi niya, oh, ikaw palang pasyento ko for today. Sabi niya, English yun. Tagalogin ko na lang. Nahirapan ako eh. Tapos sabi ko, oh, ako nga. Tapos sabi niya, did you know nasikat ka sa Inuvik? Sabi niya, tapos sabi ko, how come? Sabi ko, wala naman akong kilala sa Inuvik. Sabi niya, maraming Filipino doon. Sabi niya, at daming Filipino doon nagsasabi sa akin, panoorin mo tong video na to na si Chris Cocinero. Sabi niya, tuwan-tuwa ako. Masayang-masaya ako habang kinukwento niya sa akin. Tapos sinabi pa niya, yung pagluluto ko ng isda, pagluluto ko ng ganun, pati leche plan, pati lahat sinabi niya. So talagang alam niya at nanonood siya ng video ko. Although yung video ko, Tagalog! So maraming salamat. Thank you very much for watching, Jared, the dietitian dito sa Northwest Territories. Sana maintindihan niya yung sinasabi ko sa mga Pilipino dyan sa Inuvik. Maraming salamat po. Yung aking puso ay galak na galak, tuwang-tuwa, at maligayang-maligaya dahil sinusuportahan nyo ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko man kayo kilala, hindi ko man kayo nakikita, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo mula sa kaibuturan ng aking dibdib ng aking puso. Yan, talaga masyadong makata, ano? Pero maraming salamat talaga. Yung suporta nyo, yan talaga ang nagpapatatag sa akin para gumawa pa ako ng marami kong video. Pasensya na kayo sa liwanag dito sa aking bahay kasi madilim sa labas. Kaya wala yung extra light ko galing sa labas. Alam nyo na, nandito tayo sa Norman Wells. Ngayong winter, halos lahat ng araw eh, puro gabi na naman. Okay, balik na tayo sa dati nating ginagawa. Ito ay may request ako. Sabi ng isang request na natanggap ko. Chris Cocinero, baka namang gusto mong gumawa ng version mo ng mashed potato. Sabi niya, o sige, gagawin ko yung version natin ng mashed potato. Simple-simple lang naman ang pagluluto ng mashed potato. Potato, ilalaga mong potato, lalagyan mo lang siya ng butter, ng cream, or milk, salt and pepper. Yun na! Ganun lang kasimple. Pero, papakita ko na rin sa inyo yung step by step para mas madali nating maintindihan kung paano ba, ha? So, ito, game na tayo. Una, syempre, ito mga patatas natin. Ito mga patatas na to. Teka muna. Patatas ba to? Parang lansones. Lansones yata to or ano ba yon, yung longgan? Kasi sobrang liliit. Ito mga patatas na to, nakuha ko po ito nung isang buwan pa yata. Pero kita nyo naman hanggang ngayon, fresh pa rin siya. Diba? Hindi siya basta-basta masisira. Ang sikreto ng patatas, wag na wag niyo siyang huhugasan pagkagaling niya sa lupa. Kunwari, kumuha kayo ng mga patatas or kamote or ube galing sa lupa, wag niyo hugasan. Bayaan niyo lang siya nakastack ng dry para mas matagal ang kanyang buhay. Kasi once na binasaan niyo na siya, mag-start na siya mag-spoil or mabubulok na siya. Okay? Okay. So, ito na tayo sa ating mahiwagang mga patatas. Siguro, mga mahigit kumulang isang kilo na to. So, gamitin natin isang kilong patatas, mini patatas, or lansones. Game! So, ito na yung ating mga patatas, mga kabirds. Linisin lang natin siyang mabuti. Kasi, hindi na natin mababalat ang itong mga patatas na to. Sobrang liliit na nila. So, linisin lang natin mabuti. Tapos, ilalaga natin sila ng ganyan na may balat. Pwede naman gamitin yung patatas na may balat. Pwede rin walang balat. Okay lang yan. Para yung kalabasa. Ang kalabasa, pwede nyong lutuin na may balat. Pwede rin walang balat. Diba? Thank you.
So, ayan na. Kumukulo na yung ating patatas. So, gagawin ko ngayon, teka saglit. Sindihan muna natin ang ating ilaw. Yan, 'di ba? Mukhang sosyalin. So, lagyan lang natin siya ng salt. Yung paglalagay natin ng salt sa ating patatas. Eh, kahit hindi natin hiniwa yung patatas, makakadagdag din niya ng flavor mamaya para sa ating patatas. Patay na ulit ang ilaw. Siyempre, nagtitipid ako. A few moments later. Tingnan natin kung malambot na itong ating minuto. Siyempre, sindihan ang kalan at sindihan ang ilaw. Ayan. Busy tayo pa sa windi. Huwag nyo ako pinapahiyan. Naka-YouTube tayo eh. Grabe sila. So, ito na. Tignan natin kung luto na yung ating patatas. So, yan. Tignan natin. Malambot na, oh. Kitang-kita nyo, mga ka-berks. 100% na malambot na yan. Patay na ulit natin ang ilaw. Siyempre, titipid. Paulit-ulit. Ganon talaga. So, ganon. Lahat ng Pilipino sa buong mundo, actually, lahat ng tao sa buong mundo ngayon naghihirap. Bakit? Dahil dyan sa pandemic na yan, di ba? Ang dami mga walang trabaho. Hindi lang tayo walang trabaho. Ako nga, wala rin akong trabaho, 7 months na. Yan, sana nakapag-invest ako noon pa. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko dyan sa Manulife, si Isa. Maring Isa, kamusta ka ba dyan? Kumusta ba yung investment natin dyan? Okay pa ba? Si Isa, kinausap ako nung nandun ako sa Pilipinas, nagbakasyon ako, sabi niya, buka ng insurance, sabi niya. Tapos sabi ko, para saan? Insurance, pagka na-aksidente ka, may makukuha yung pamilya mo, meron kang savings, at the same time, meron kang interest sa savings mo. So, yung pera mo, kahit pa paano, lumalago. At the same time, naka-insured ka pa. So, sige, hindi na ako ng dalawang isip. Sige, pero ngayon nga, pandemic, so na-stop. At salamat naman, naiintindihan nila, hindi ako nagkuhulog ngayon ng aking insurance, pero yun, nakasave pa rin yung aking naipon. So maraming salamat nga pala sa aking kaibigan na si Isa, saka mga kaibigan niya dyan sa Manulife, dyan po sa Marvel Branch. Yan, hello po sa inyong lahat. So ito na, tuloy na natin itong ating patatas. So yan, ididrain ko lang muna itong aking mga lansones. Yung mga patatas natin, i-drain lang muna natin. Make sure lang na wala na siyang tubig. Tapos, ibabalik natin siya sa ating kaldero. So, ayan. Mga ka-berks, kita nyo, malambot na yung ating patatas. Wala kong pang-smash yung... Basta alam nyo na yun, tignan nyo lang sa Google kung ano yung pang-smash ng patatas. So, ito lang meron ako. Eh, welcome na lang dito sa amin sa North. Ayan, gusto ko lang pakita talaga sa inyo kung paano yung step by step ng aking patatas. Yan. Kita nyo. Minamahas natin yan kahit na sa kamay lang, pwede na rin yung ganyan. Kita nyo, may skin pa yan, ha? Diba, simple lang. Medyo mahirap lang pagmasa kasi wala akong pangmasa. Tapos, ngayon, pag namas nyo lahat yung patatas nyo, lalagyan nyo ngayon siya ng konting milk. Konting milk, konti lang. Depende lang sa gusto nyo. Tapos, imbes na lagyan ko siya ng butter, ang ilalagay ko ay margarine. Yan. Mga 1.5 to 2 spoons of margarine. Gusto ko kasi creamy ang aking mashed potato. Tapos, lalagyan ko rin siya ng konting white pepper. Okay din sana yung black pepper, kaya lang, makikita nyo yung mashed potato nyo, medyo may mga black spot pagka ginamit nyo black pepper. Pero pag white pepper, hindi nyo makikita kagaya nito. Malinis pa rin siyang tignan, di ba? Tapos,
Okay na ba yung mashed potato natin? Ang sikreto kung malupit, atin lang to, huwag nyo share to kahit kanino ha. Nilalagyan ko siya ng garlic powder. Yan. May garlic powder siya. Tapos, lalagyan din natin siya ng ito ang pinakasikretong malupit. Sugar. Itong sugar na to, konting-konti lang ha. Para medyo manamis-namis lang ng konti. Yan. Para hindi nila lang kung ano yung lasa na nagpasarap doon sa mashed potato nila. Yan. Sabihin ko sa inyo, masarap na talaga yan. Mas maraming margarine, mas masarap. Hindi pala butter ang ginamit ko. Mas gusto ko kasi yung margarine. Yan. Sarap na yan, mga kaburks. Ngayon nakasimple. Para siyang kalamay na na mashed potato. Oh, diba? Simpleng-simple lang, mga kaburks. Diba? Tapos na. Ganun lang kasimple. Ayan. Luto na yung ating mashed potato. Tikman natin, mga kaburks. Konti lang, bawal sa atin yan. Baka mapagalitan tayo ni dietitian Jared. Hindi ko alam pangalan kasi kung Jarod or Jared. Or kasi nung narinig ko, medyo bingi-bingi ako. My name is Jared. Jared. So ito na, tikman na natin. Pwede. Mas masarap din siya kung gagamit kayo ng heavy cream. Mas gusto ko yung heavy cream kaysa sa milk. Yan, kaya lang, nandito tayo sa bahay. Siyempre, kung ano lang available sa bahay, yun lang. So, okay na. Pinakita ko lang sa inyo yung aking mashed potato. Napakasimple lang, di ba? Tapos, kumusta na lang kayong lahat dyan sa mga manonood natin dyan. Hello sa mga kaibigan natin dyan sa Bataan. Kaibigan natin sa Jensan. Kaibigan natin sa South Cotabato. Kaibigan natin sa Olongapo, sa Zambales, sa Tarlac, tapos sa Pampanga, sa Bulacan. Yan, mga kaibigan natin na palagi nandyan para sumubaybay sa atin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga kaibigan natin sa Inuvik, ulit-ulitin natin mga kaibigan natin sa Inuvik, sa Yellowknife, sa Edmonton, sa Banff, sa Calgary, Lethbridge, Medicine Hat, Okotox, saan po ba? St. Paul, yan, Grand Prairie, oh, lahat ng mga kaibigan high level, yan. Han pa. Lahat ng mga kaibigan natin diyan sa high level, kaibigan, nasabi ko na ba? High river, nasabi ko na. Baka kasi mayroong magtampo na naman o hindi mo ko nabanggit. Kaya yung lugar na lang yung babatiin natin. Norman Wells, yan. So hello sa inyong lahat, magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa susunod na video na naman tayo. Bye-bye. Magandang araw mga kaburks! Kumusta kayo lahat dyan? Chris Cusinero nga pala! Kat, nakalimutan ko sasabihin ko. Uy, ikaw pala yung aking kliyente. Ano bang tawag? Kliyente ba? O yung hindi naman pwedeng customer? Iba sa'yo sa ospital! Yun. Tapos ha, sabi niya sa akin, alam mo ba na sikat, sikat na sikat ka sa ano? Bulol-bulol ako. Dahil nga, biglaan niyang pandemic na yan. Actually, buong mundo naghihirap. Yung mga business, nagsara na. Ang daming business. Agat ko yung dila ako.